baka tumakbo muna si Santa Mama for senator. Kaya lang, yung mga previous survey, mga kababayan, kahit yung pagka-senador po, wala sa Magic 12. top-notch sir, mga kababayan, si Inday Sara sa presidential survey. Bakit andiyan, Mr. Maravillas? May survey agad po yung Tangere. 5 years pa, patawa talaga itong mga nasa likod ng survey, mga kababayan. 5 years pa before the election, naglabas na po, nag-conduct na sila ng survey. At alam po ninyo, mga kababayan, yung kaporit, yung nasa dulo, si Martin Romualdez. Yan, mga kababayan, yung balita gaya na. Ito, BP Duterte, Rafi Tulfo, top presidential bets for 2028 survey. Napaagang masyado, mga kababayan, yung survey. But before ko ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na po para lagi po tayong updated ng mga balita dito sa ating bansa. At saka, huwag na rin po ninyong escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang survey. Tuloy-tuloy po ang may pundo po para sa susunod na election, 2028, 5 years from now, may pangtustos po tayo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. Ito po, first time ito, mga kababayan, sa recall ko po na may survey 5 years before the election, presidential election, may pa-survey ka agad. Patawa talaga kayo. Gayon, sabi rito, Vice President Sara Duterte and Senator Rafi Tulfo daw top the latest Tangere presidential survey for 2028 conducted from May 22 to 24. Several days agad, several days pa lang, mga kababayan, yung ginawang survey. Ano ngayon? 29? May result agad? Ang bilis po. Release po agad, mga kababayan, yung result ng survey. Napakabilis. This is a lightning survey, mga kababayan. So sabi rito, according to the pollster, 3 to 4 out of 10 Filipinos or 39% prefer Duterte as the first presidential choice if the 2028 presidential elections were held today. Matindi po, mga kababayan, mind conditioning na agad. Ewan ko kung sino ang nasa likod ng survey. Pero sabi rito sa balita, non-commissioned daw itong pa-surveying ito, initiated by Tangere mismo. Walang nagbayad sa kanila. What? Sabi rito, this is driven by respondents from Mindanao. 3 out of 4 prefer BP Sara as president. Sa Visayas naman po, in Northern Luzon, in Central Luzon, ganun din daw mga kababayan yung result. So, ibig sabihin, nationwide yung ginawa nilang pag-survey, presidential survey, para malaman kung ngayon gagawin yung eleksyon, mga kababayan, sino yung mananalong presidente. So sabi rito, Tulfo follows her with 30%.
So, number two choice, mga kababayan, si Senator Raffy Tolfo. Duterte and Tolfo are followed by former Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, 9%. Napakalayo. Yung pangatlo, 9% na lang. Former Vice President Lenny Robredo and Senator Grace Poe, 8%. So, madaling sabi, mga kababayan, lalo pang ano, lalo pang lumayo yung pag-asa ni Linlin, mga kababayan. Ang daling makalimutan ni Linlin ng mga mamamayang Filipino. Talagang hindi umobra po yung momentum ni kahit anong gawin ni Linlin, mga kababayan, at ng mga supporters niya sa ngat-ngat buhay. Iyan ka na naman niya, Mr. Marabilan. Sige, litaw-litaw po niya, no? Ni Linlin. Sa pamamagitan na, ay, ngat-ngat man sa akin. Ano nga ba yun? Angat pala. Angat buhay. Oh, para siyempre, lagi siyang visible. Kasi I think target muna ni Santa Mama yung midterm election. Kasi malayo-malayo pa naman yung 2028. Di ba? Baka tumakbo muna si Santa Mama for senator. Kaya lang, yung mga previous survey, mga kababayan, kahit yung pagka-senador po, wala sa Magic 12. Hindi po mapasok talaga si Santa Mama. Other potential candidates for 2028 receive less than 2%. Mga nuisance na to. What? O sino-sino ito, mga kababayan, na lumalabas nuisance candidate na po? 2% na lang, mga kababayan, yung boto na nakuha si Senator Amy Marcos. Nakita ninyo yung agenda nila. Ngayon pa lang, dinodurog na po yung Marcos Romualdez. Itatandim nila kay, ano, kay BP Inday Sara, si Tulfo. Ayan ang agenda nito, mga dilawang DDS. Nakita ninyo, malayong malayo, nuisance candidate, mga kababayan, si Senator Amy Marcos, 2%. Former Senator Manny Pacquiao with 2% din. And Speaker Martin Romualdez with 1%. 1% kay Martin Romualdez po? Si Tambaloslos? Yung tinawag ni Inday na Tambaloslos? Hindi man niya pinangalanan. Ah, o nga pala, no? Wala mang pangalan. Hindi man pala si Martin Romualdez yun. Sino kaya yon na Tambaloslos? Pero yung mga mamamayang Pilipino, alam kong sino yung pinapasaringan, mga kababayan, ni Inday Sara. O ngayon, sabi rito, Tangere said the Tolfo leads as the second choice for president if their initial selected potential candidate will not run. This is driven by by respondent Soselecte Duterte as their first choice of president. So, ibig sabihin, ang mananaloan niya, pag hindi tumakbo for president si Inday, si Tolfoan niya. Walang Marcos Romualdez na sisingit po. Para niya, Mr. Marabilis, masakit yung loob mo. 5 years pa man po. 5 years. 5 years, mga kababayan. Malayong malayo pa. Mamaya may sasabihin ako sa inyo kung anong sinasabi sa Bible po. Biblical kasi po ako eh. So,
Former Vice President Lenny Robredo is the top potential candidate for the question on the candidates the respondents would not choose or vote for. Ang question kung sino yung hindi iboboto nila, ang top notcher po, si Lin Lin. Sabi rito, former Vice President Lenny Robredo is the top potential candidate for the question on the candidates the respondents would not choose or vote for. Sino anya yung kandidato rito na hindi ninyo iboboto? Top notcher po si Santa Mama. Sabi rito, the non-commissioned survey was conducted following Duterte's resignation as member of Lakas Christian Muslim Democrats Party. Itong survey, ito mga kababayan, hindi ako naniniwala na walang nag-finance nito. What? Ba't sila gagastos ng walang makukuha ng ROI o return of their investment? Di ba? Sisweldo sila ng mga tao mag-kakandak ng survey for nothing lang po. Di ba? Malamang may nag-commission ito mga kababayan kung hindi sa mismong kampo ng mga leading candidates na sinasabi rito, may mga supporters po na nagtap sa Tangere para magsagawa ng ganitong survey mga kababayan. Ano niya Mr. Marabillas yung possible objective para po as early as now lubog na yung Marcos Romualdez. Yan ang gusto nilang palabasin mga kababayan dito. At sa pag-resign mga kababayan ni Inday, hindi apektado yung kanyang pagiging leading candidate. Walang epekto yung pag-resign niya, kundi mas pang nakatulong mga kababayan sa kanya as an independent candidate this time without a national political party. Ibig sabihin, ang gusto nilang palabasin, may partido o walang partido o national party, political party si Inday will win because of the massive support of the Filipino people. Yun ang ibig sabihin po nito. At kailangan hindi na niya maiproject natin this early na walang Marcos Romualdez na lilitaw in the future election. Tama po yung basa ko sa ganitong napakaaga na pagpapalabas o pagsasagawa ng isang presidential survey. Talagang napaaga po yung politika. Pero ano Mr. Marabillas, yung sinasabi ninyong biblical? Ang sabi po kasi sa Bible, kung sino anya yung nahuhuli, in this case mga kababayan, yung nasa hulihan, si Amy Marcos at saka si Martin Romualdez, 1% lang, 2% si Amy Marcos, 1% na lang si Martin Romualdez. Pero sabi po sa Bible, napakalinaw, the last will be the first, and the first will be the last. Ito, napakalinaw. Ipakita ko sa inyo, sinerch ko po, Matthew 20 verse 16, sabi po rito, so the last shall be the first, and the first the last. For many be called, but few chosen. Napakalinaw po mga kababayan ang sabi sa Bible. So magandang pangitain po ito. Talagang may nag-o-joke. May nag-o-joke mga kababayan.
para gawin ang serving ito. At lumabas sa survey, si Inday Sara ang number one, ang first choice. 5 years from now, mga kababayan, nagsagawa ng presidential survey, which is the first in history, I think, na napakalay, kaka-election pa lang. May naalala kayo na survey in the past, ano? Several years, mga kababayan. May naalala kayo na nagsagawa agad-agad ng presidential survey. Di ba ngayon lang? At ang lumabas, mga kababayan, na first, kung ngayon ang eleksyon, gagawin si Inday Sara. You see? At second choice, mga kababayan, si Tulfo. At ang last, mga kababayan, na napakalayo, 2% lang ang re-register, si Amy Marcos. At si Martin Romualdez, 1% lang. So last si Martin. Pero nang sabi sa Matthew 20, verse 16, the last shall be the first. Ang last si Martin sa survey. So the last shall be the first. In the first, ang first dito sa survey, si Inday, shall be the last. Malamang mag-uramintado na yung mga dilawang DDS na supporters ni Inday Sara, also known as Tambaloslos. Bakit mga kababayan, yung last magiging first, ito ang latest balita, 39 minutes ago, Lakas CMD, yung partido na tinuwadan ni ano, tinalikdan mga kababayan ni Inday, at saka yung PDP Laban na partido ng kanyang tatay na si Maudigs, ay sumama na, nagkaroon ng alliance agreement dito ngayon lang, oh, wala pang ang detalye, mga kababayan, oh. 39 minutes pa lang ago, sabi rito. Look, Lakas CMD and PDP Laban signed an alliance agreement at the House of Representatives Monday afternoon. Inanap ko dito si... Wala dito si Little Girl. Nandito ba si Little Girl? Wala si Little Girl. Ang nandito, si Martin Romualdez. Yung last. Na almost, mga kababayan, ay nuisance candidate na lang sa survey na pinalabas ng Tangere. O, napakalinaw. Published by Impact Leadership. Baka nasa likod si GMA rito. Basta wala dito sa picture, alangan man. Wala. Si Martin Romualdez lang, mga kababayan, na nandito. Ito si Martin Romualdez. The rest, hindi ko man mga kilala ito. Siguro, mga congressmen ito, mga kababayan, na member ng PDP Laban. So, ito'y mga pangitain na the last will be the first. In the first will be the last, sabi po sa Matthew 20 verse ano, verse 16. Anyway, mga kababayan, yun man lang po yung balita ngayon. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected areas. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may ano,
may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, baka lang gusto ninyong yung mga inquiries ninyo, dumiretso po kayo sa ano, sa aming messenger, sa Facebook na lang po, para masagot namin agad. Ayos? Para ganyan, confused ka na, Mr. Marabilia. Nalito ako. Ako po si Dante Marabilias. Bye-bye po. God bless.